hindi yung laki ni Goliath, kundi yung laki ng Diyos at yung magagawa ng Diyos. Kaya kaya sa araw at oras na ito, lahat ng gustong pumasok ng langit at lahat ng gusto ng pagpapala mula sa Panginoon, taas po ang dalawang kamay patungo ng langit. Sabihin mo ito sa Panginoon. Panginoon, tinatalikuran ko na ngayong lahat ang mga bisyon ko. Kung kasalanan. Sige, isa-isahin mo. Nakikinig sa iyo, Diyos, anong bisyon kasalanan yung iiwanan mo? Sige, isa-isahin mo. Come on. Come on, talk to your God. Sa ganito, gumawa ng kasalanan. Sa ganito, gumawa ng kasalanan. Sila gumawa ng kasalanan. Iwanan mo sila sa Diyos. Pahalaan nyo sa kanila. Let them receive blessings with judgment according to their deeds, to what they have done. But you, talk to your God personally. Sabihin mo, anong mga gamit ng may gamit ang ninanako mo? Sabihin mo, at di mo na gagawin uli yan. Sabihin mo, ang mga pagsisinungaling, ang hindi pagkasabi ng totoo, ang mga pandaraya, ang pagiging bakla, ang pagiging tomboy, ang lalakero at babaero, pag-inom ng alak, ang paninigarilyo, pagsusugal, sabihin mo, ihingi mo ng tawad. Ang pagbabago, kaya ng Diyos yan, walang mahirap sa Diyos. Ihingi ka ng tawad sa Panginoon. Come on. Hindi nagbibigay ang Diyos na siya'y maghahatid sa impyerno. At hindi rin nag-iuraan ang Diyos na ang judgment ay parating na. Nandumating ang kapatid galing Canada. Sinabi ko sa kanya, mabuti tumugong ka at magpatuloy kang tumugong dahil ang hatol nakababa na. At nung mga pinilis ko mga ganito, maraming ayang maniwala at maraming nagalit. Pero dumating ang time na wala silang trabaho, nakuhutang na sila. At sabihin mo sa Diyos, maglilingkod ka sa Panginoon. Anong talento meron ka? Imposible wala kang talento, ipag-aamit mo sa Diyos. At kung itatalaga ka, saan ka may talaga, i-offer mo. Pag mo sabihin, bago ka o matanda ka,
at napakaraming hindi ligtas dyan. Iligtas mo sila. Ipagamit mo ang buhay mo. Huwag kang makatakotin, huwag kang mahihain. Napakaganda na minsan, last Friday. Pag hindi ka tumayo ngayon, hindi ka na makakatayo kahit kailan. Pag natakot ka ngayon, patuloy ka matatakot. Pinakita ako sa kanila last Friday, dalawang bagay, kaya ayaw niyo maglikod sa Diyos dahil sa inyong takot. At pangalawa, dahil masagana na kayo, dahil sa kasaganaan niyo yan, okay na kayo, kaya ayaw niyo na maglikod sa Diyos. Whatever your challenge. Ganyan lang naman ang tao eh, lalapit lang naman ang tao sa Diyos. Kapag mahirap na, mahina na, may sakit na. Pero pag wala, malayo sa Diyos yan. Pag mamamatay na. Sabihin mo sa Panginoon, maglilingkod ka. Sabihin mo sa Panginoon, hindi ka na babalik pa sa dati mong pagkatao, dati mong pamumuhay, naaralin ka na ng tama eh. At sabihin mo sa Panginoon, ipapagamit mo ang buhay mo sa Kanya. Saan namang kaparaanan, magiging malambot ka. Sige, just talk to your God. Come on. Come on, just talk to your God. Sige po, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Pag nakakarinig ka ng mga hatol, pag ka nalaban, pag ka nalaban sa totoong lingkod na sa tamang araw ng totoong lingkod na Diyos, pag nalaban, hindi ka mananalo. Kagaya ng aral kayo, kalito sa Diyos, ang lumaban sa totoong lingkod na Diyos, ang lumaban sa totoong aral, hindi ka nalaban mo lang ang Diyos. Pag mo sabihin, uy, yaman-yaman ko, dami-dami kong pera, dami-dami kong kita, nasabihin mo, hatol ako. Ganyan din ang sinabi sa akin ng mga nauna. Pero dumating ang hatol, nalaman din ang totoo. Ilan ang naliligtas mo? Ako bilang Pilipino, natuwa ako na nanalo ang Gilas Pilipinas sa Korea. I'm proud because I am a Pilipino. Pero masigit akong matutuwa kung ang mga Pilipino i-imagine sa Korea at ililigtas ang Korea. Lord, send me to Korea. Now! Nagbibigay ng trust sa si Shero ng angaral. Gawin mo totoo! Itinuro ko noong Friday, tagalin mo na yung takot mo na yan. At yung dahil masagana ka, hindi ka na maglilingkod sa Diyos, pakatanggalin na Diyos ang kasaganaan mo. Ang kalakasan mo, ang kalusugan mo. Jeremiah 9:23 and 24, huwag mo ipagmamalakihan. Ang ipagmamalaki mo, kilala mo at sumusunod ka sa Diyos. Pinatawad niyo na po kami. Hindi na po kami babalik sa lumang pagkatawad. Bibigyan niyo po kami ng kalakasan. Pangalan namin, sinulat niyo na sa aklat ng buhay sa kalangitan. Maglilitas kami ng maraming kaluluwa. Magpapagamit kami sa iyo. Dumating ang salapi, malaki man o maliit, uunahin ka namin. Ibibigay namin ang para sa iyo. Para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa at matugunan ng pangangailangan ng iyong kaharian sa mundong ibabaw na ito. At sa oras din po ito, Ama, pinapagaling nyo rin ang aming karamdaman. Kinagawan nyo rin kami ng himala. At namang kahilingang panalangin namin sa buhay na ito, tinutugunan nyo nga po, Ama. Tinutugunan nyo nga po, Ama. Sa oras na ito, sabihin mo sa Panginoon anong sakit mo at sabihin mo, Lord, pinapagaling mo ako. Talk to your God.
At ang prayer request mo ngayon, sabihin mo sa Panginoon, at kasabay ng prayer request mo, sabihin mo, Lord, sinasagot mo po ito ngayon. Come on, say it. Talk to your God. Yes. What is impossible with men are all possible with God. Minsan, ang Diyos na lang ang ating inaasahan na gumalaw at gagalaw ang Diyos. Gagalaw ang Diyos. Malayo man o malapit man, mahirap man o madali, saan mang panig ng Pilipinas, saan mang panig ng mundo, walang mahirap sa Diyos. Pinatawad ka na, may bagong buhay ka na, pinatatag, pinanakas ka na ng Diyos. Ginawa ka na ng Diyos ang imala. Hindi ko narinig ang pinagpray mo. Dinig na Diyos. Tumugon ng Diyos sa oras na ito. Huwag kang magdududa. Ayaw ng Diyos ang nagdududa. Pagbutihin mo ang paglilitas ng kalyo, mapaglabas mo rito. Pangangaral magtuturo, panandalaan ang pag-aayon na pag-i-evangelize. At patuloy kang magkaloob sa Panginoon. Pero sa oras na ito, taas mo ang dalawang kamay sa langit, lahat ng mga nakikinig at nanonood. Kinukuman ko po, Ama, sa kanila ang mataas na grade, ang mataas na ranking, ang honors, ang trophies, ang medals, ang stars of God in Jesus' name. Isipray niyo po ang matinding blessing sa pag-aaral. Bigyan niyo po ng magandang napuhay, magandang negosyo. Patuloy niyo po ang paunlarin ang hanapot ng negosyo. I-bless, i-promote niyo nga po si Dama. Sinang mga nagkatrabaho sa ibang bansa, magkaroon ng favor sa kanilang mga employer. Magkaroon ng favor sa kanino mang tao na kasalumuha nila sa araw-araw. Kaya sila magkaroon ng favor sa inyo, O Diyos. Sa oras na ito, receive all the honors. Hallelujah! All the blessings of God. All the promotions of God. All the prosperity of God. All the success of God and victory of God and the battle is not yours but of God. Lagi ko sinisigaw sa Panginoon, awa lang sa Diyos. Kanina bago ako nagturo, sabi ko, Lord, duduhod na naman ako. Puti po ang suot ko, pero okay lang, iluluhod ko pong muli sa inyo. Gusto kong iluhod sa kama, pero hindi na ako lumuhod sa sahig. Natutuwa ako nung nagtaang Friday. Nagpatotoo sila. Ang dami nagpatotoo. For second, narinig ang patotoo niyo. At meron akong binigyan ng prophecy na dalawang bata. Hingin ninyo ang mga mabubuting bagay. Hindi kayo tatanggihan ng Diyos. Hindi kayo tatanggihan ng Diyos.
Higit sa lahat, ang hinihiling ko ang pagsama ng Diyos sa inyo. Ang ibig sabihin ng pagsama ng Diyos sa inyo ay katagumpayan. Katagumpayan. Kasi po ang dalawang kamay ninyo sa langit. Meron pong limitasyon ang aking prayer eh para sa inyo. Pero ang Diyos ay walang limitasyon. Samahan kayo ng Diyos sa lahat ng inyong mga magaganda at mabubuting pangarap. Sa inyong mga magaganda at mabubuting pinaglalaban. At sa inyong paglilingkod sa Diyos para marami ang maligtas. At masakop na tinatapos ng mabilis ang buong mundo. At ang matugunan ng lahat ng pangangailangan ng Diyos at makabilitain ang sarili nating lupa, tayo ang malaking church. Isa sa malaking Diyos sa bayan Pilipinas. Sumayin niyo ito. Diyosuwa na kaligar rito, taas ang dalawang kamay patungo ng langit. Halikan. Takbo pabilis. Pater Eric, takbihin mo siya sa likuran niya. Taas mo dalawang kamay, anak mo. Ikaw rin mismo ay namangha kahapon at tayong lahat ay namangha kahapon. Paano ang baging nagwagi at kasama ka kayo ni Elijah? Paano kayong nanalo? Mismo ikaw ay sumuko na tumatras na sapagkat ang layo na ng kalaban ninyo. Pero nagulat tayong lahat nanalo kayo, nag-champion kayo. Isa lang ang masasabi ko, mabuti at maawain ng Diyos. Ituloy niyo po ang awat na bagyo sa lahat ng narito, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Ituloy niyo po ang awat na bagyo sa aking anak. Itinaas niyo na po ang pangalan niyo sa Kanya. Patuloy niyo po kung itaas ang inyong pangalan sa Kanya. Sweet anointing of the Lord. Umaasa na sariling kalakasan at ang umaasa rin
salita pa. Nang inanoint ng Lord si Elisha to rule Prophet Elijah. Si Prophet Elijah to rule Prophet Elijah. Anong sabi ni Elisha? I want the double portion of your spirit. Kung anong meron ka, gusto ko doble mo. Ganong kagutong kauhaw si Elisha. Pero iba sa John 3:34, 2 Kings yun, chapter 2. Pero ang sabi sa John 3:34, iba ang panahon ngayon, not just double portion, but the spirit without limit. Hindi ang kayang gawin ng tao, kundi ang kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi ang kayang gawin ng tao ron, kundi ang kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Anak ko, mga anak ko, isa ka buhay natin ang aral na ito. Consecrate ourselves, for tomorrow we'll do amazing things in our lives. It's you. This moment, Lord, I want you to know.
isla ito. Pag pinasalamatan mo ang isang kaluluwa o ilang kaluluwang naligtas mo, ang susunod niyan, mas marami kang maliligtas. Pag pinasalamatan mo ang Diyos sa munti mong talento, nadami ang talento mo. Salamatan mo ang Diyos sa mga munti mong pagpapala, lalaki ang pagpapala mo. At pag pinasalamatan mo ang Diyos sa munti mong tagumpay, susunod ang mas malaki at ang mas marami pang tagumpay. Ito ang nakalaan para sa atin, anak ko! Ito ang nakalaan para sa atin! Ipaglaban natin ang laban ng Panginoon. Don't give up. Fight! For the battles is not ours, but of God. Pag pinasalamatan ang maliit na tagumpay, darating ang mas malaki at mas marami pang tagumpay. Yes, Lord, let your anointing come once again from the crown of his head to the sole of his feet. Remove all the pain, all the aches. Remove them all. Emotional pain, physical pain, all kinds of pain. Palitan niyo po, Ama, ng kasaganaan, ng kagalaman, ng katagumpayan, ng blessing at promotion. Father, we just want to say we love you. And we will continually love you forever. Ikokorona po namin sa inyo ang lahat po ng katagumpayan. Kinokorona nga po namin naman. Pero pagpapala para sa atin.
Salamat po, Ama. Salamat po, Lord. At kung meron pa na kahit yung leader, ulit-ulit yung mga leader na urong-sulong sa paglingkod, come forward! At mga attending, gusto niyo maglingkod ng totohanan, come forward! And receive the presence, the present anointing of the Holy Spirit. Come quick, Pastor! Ang maraming tao, nagbabago ang tingin sa church, sa lingkod ng Diyos, at saka sa Diyos. Pero ang Diyos din nagbabago ng tingin. May mga tao nagbabago ang tingin sa Word of God, pero ang Diyos din nagbabago ng tingin. Kaya huwag tayong titingin ayon sa tingin ng sino pa man. Tumingin lamang tayo ayon sa tingin ng Diyos. Paano po namin malalaman lingkod ng Diyos na ang pinarabi sa inyo ay totoo? Pantayan ninyo. Pag walang nahatulan, fake prophecy or fake prophet. Pag may nahatulan, true prophecy or true prophet. Pag merong muling tinaas ng Panginoon ng sobra-sobra, true prophet and true prophecy. Accurate na prophecy. Bakit po ang haba-haba ng service natin dito? Ang sabi ng Biblia, isang buong araw ibigay nyo sa Diyos. Anim na araw ninyo, isang buong araw, yan ang italaga nyo sa Diyos. Anong reklamo ng bawat isa? Isang araw ang sabi ng Panginoon. Isang araw ba tayo rito? Ilang oras na tayo rito? Ilang mamatitin po kami, panonood pa po kami ng laban ng Kilas at ng Iran. Kahit hindi mo pa mapanood. Mas magandang mapanood ka ng Diyos. Yes, Lord. Let your anointing of God come upon them. Thank you, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord. Ordinary oil lang po yan. But it is a symbol of the Holy Ghost. It is a symbol of the Holy Spirit. Kagaya ng ating pag-inom ng Diyos at ng tinapay na pinag-preparasyon na walang libatura, kraken. Ordinaryo lang po yan.